So, eto na nga, niluwagan ng Canada ang visa rules nila para sa mga Pilipinong gustong makapunta doon. Yun nga lang, ang qualified lang dito ay yung mga nabigyan na ng Canadian visa in the past 10 years o yung mga may valid US non-immigrant visa. O diba, kailangan pa rin ng US visa ang dokumentong pinipilahan ng daan-daan nating kababayan bawat araw. Pero may tips dyan si US Embassy Consul General Mark McGovern. Tandaan, lahat pa rin ay nakadepende sa taong nag-a-apply. It is based on the individual's circumstances when they actually apply for the visas. This is what you can do. Unang-una, tell the truth. We can often tell really quickly when people are not being truthful to us about their intentions, about what they want to do when they travel to the United States. Marami nga naman kasing nakakausap ang consular officers ng embahada, so huwag na lang magsinungaling. Huwag rin daw dumaan sa fixers. Don't use a lot of these maybe agencies that are being scammers or people that are telling you business. Don't believe in rumors. Don't believe that there is a checklist because none of that stuff exists. There is no magic checklist. Meron naman nga kasing official information na available sa website ng US Embassy. When it comes down to establishing ties, we're looking for strong social, economic, maybe family or job or ties to the Philippines. Ang tip lang namin sa PhilStar, make a wish pag nakita mo na ang Dolomite Beach, baka naman sa pagmulat mo ay nakarating ka na sa land of the free at home of the brave.